Batid ni Interior Secretary Eduardo Anyo na lumalala na ang kriminalidad sa hanay ng mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pogos. Actually, we have placed all these POGO centers, including where these Chinese are living, under watch. There are so many complaints that we received. Ayun nga, may prostitution, even kidnapping of some Chinese national. Ito, may mga talagang cases na tayo na naimbestigahan dito. At pangalawa, mayroon din mga reports sa dumating na baka mamaya mayroon ng Chinese na infected ng coronavirus dito. Ayon sa Kalihim, ang mga pulis na magbabantay sa mga POGO facilities ay itinalaga para mapigilan ang posibleng krimen at para na rin magpanatili ng kaayusan at katahimikan. Pero pagka ganyang mas may dumarating na mas maraming concern, then step up natin yung ating actions towards these problems. Dagdag pa ni Anyo sa usapin ng prostitusyon sa hanay ng mga Chinese POGO workers at paggamit ng mga ito ng teknolohiya at social media, nakikipag-ugnayan na anya sila sa Department of Information and Communication Technology para makagawa ng kaukulang aksyon ang PNP. Yes, we work with the DICT and other law enforcement, even with NBI. Just provide us the information and readily we will take actions. Hindi rin itinanggi ng Kalihim na ang problema sa POGO workers ay nagiging pambansang issue na. Ako mismo, I'm going to personally direct our chief PNP to make sure that we have enough police units to do this. Sir, mismo mga hotels na raw yung ginagawang prostitution deaths right now. So, kasama ba yan sa kasama yung monitor nyo? Yes, sir. In fact, meron naman tayo mga nahuli na even before. So, ngayon, i-step up natin to. And I enjoin everyone to provide us information. Report to 8888, report to the action centers ng PNP. Nakakabahala din ayon kay Anyo na may mga minor de edad na nasasabak sa sex industry dahil sa paglipanan ng POGO workers sa bansa, gayon din ng mga banyagang babae. Samantala, ibinahagi ni Senator Aquilino Pimentel III na maging ang China ay galit sa POGOs kaya tiyak na makipagtulungan ito sa ikinakasang crackdown ng PNP. Mga kwento-kwento lang ng official na okay daw sa galit daw ang Beijing sa POGOs. Ito siguro, if we have a massive crackdown, we will have a convergence of interests with the Philippines and China. Happy pa sila dyan sa gagawin natin. Para pa sa Senador, hindi rin dapat katakutan na maapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas kapag pinatigil ang POGOs. Hindi lang sa we can survive economically without the POGOs. We should be able to survive economically without the POGOs. We should not imagine ang Philippines na parating may POGO kasi hindi natin kaya na walang POGO. Paano pala kung hindi na ganaan magsugal ng mga Chinese, wala na rin kita yung POGO na yan. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990. Bayo nagtatanong, mamaya nag-uusisa.